Ngayon ang ikatlong araw para sa ika-anim na linggo para sa quarter 3. Ito ang kalendaryo ng buwan ng Abril, taong 2021. Ito ang bilang 28. Katapat nito ang Miyerkules. Ngayon ay ika-28 ng Abril, 2021. Ngayon ay araw na ng Miyerkules. Ngayon naman ay tumingin ka sa labas ng inyong bintana. Tingnan mo nga kung ano ang panahon sa araw na ito. Maaraw ba o maulan? Lahat tayo ay may kakayahang makinig at sumunod sa mga ligtas na tuntunin sa loob ng ating tahanan upang makaiwas sa panganib. Na ipapakita natin ang ating pagsunod sa maraming paraan. Tayo ay nakikinig na mabuti kapag may sinasabing tuntunin ang ating magulang. Tayo ay nagsasalita ng po at opo kung may kinakausap na mas nakakatanda. Tayo ay gumagalang sa ating mga magulang sa lahat ng oras. Tayo ay sumusunod sa mga ligtas na tuntunin sa loob ng ating tahanan. At tayo ay kumikilos ng wasto sa loob ng ating tahanan. Nakikinig ka ba at sumusunod sa iyong mga magulang? Alam mo ba ang mga ligtas na tuntunin sa loob ng inyong bahay? Bakit kaya natin kailangang sumunod sa mga tuntunin? Magaling upang makaiwas tayo sa mga panganib. Tignan natin ang mga larawan kung ito'y nagpapakita ng maingat na pagsunod sa ligtas na tuntunin sa loob ng tahanan. Halika, tingnan natin kung tama o mali ang ginagawa ng mga bata. Binubuksan ang lutuan ng kanyang nanay. Tama o mali? Mali. Dahil pag ito'y nabuksan niya at lumabas ang apoy, maaaring ito ay maging sanhi ng sunog. Ano kaya ang tuntunin na hindi sunod ng batang ito? Tama! Huwag paglaruan ang lutuan. Tama ba ang ginagawa ng bata sa larawang ito? Hindi po. Dahil ang paglalaro ng posporo ay maaaring maging sanhi rin ng pagkalat ng apoy. Ano kayang tuntunin sa kanilang bahay ang hindi sinunod ng batang ito? Tama! Huwag paglalaruan ang posporo. Tama ba ang ginagawa ng mga bata dito sa larawan? Hindi po. Umaakyat sila sa matataas na mga kabinet at mga upuan. Maaaring ito ay maging sanhi ng pagkabali ng kanilang buto pag sila ay bumagsak. Ano kayang tuntunin sa bahay ang hindi nila sinunod? Magpaalam sa nanay pag may aabutin sa mataas na lugar.
Tama ba na ang susi ay ating ipasok sa mga saksakan? Hindi po. Hindi pwede na ipasok ang daliri o anumang mga bagay sa saksakan dahil tayo ay makukuryente. Ano kayang tutunin sa bahay ang hindi sinunod dito? Huwag hahawakan ang mga saksakan. Tama! Ang lighter, kandila, posporo, huwag nating hahawakan at paglalaroan. Tingnan natin uli ang mga bagay sa ating tahanan na hindi natin pwedeng paglaruan. Kutsilyo. Gunting. Maaari tayong kumamit ng gunting na pabilog ang dulo. At hahawak lang tayo ng gunting pag tayo'y gumagawa sa ating sining na nakikita ng ating magulang. Posporo. Saksakan ng kuryente. Lutuan. Mga basag na mga bagay. Karayo. Plancha. Partible. Mga bata, tatandaan din natin ha, na pag may kumatok sa ating bahay, huwag natin kaagad pagbubuksan at papapasukin sa loob ng ating bahay. Hayaan ang ating mga magulang ang magbukas ng pinto para sa kanila. Halimbawang wala naman ang iyong mga magulang at may kumatok na hindi mo kakilala, ano ang iyong gagawin? Tama, huwag mong papapasukin. Halika't sabayan mo ako muli sa pagbanggit ng mga pangalan ng mga letra ng alpabetong Filipino. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. May bago tayong pag-aaralang letra sa araw na ito. Ito ay ang letrang J. J. Ang tunog nito ay J. J. Jaguar. Jaguar. J. J. Jaguar. Jacket. Jacket. J. J. Jacket. Jellyfish, jellyfish, j, j, jellyfish. Jeepney, jeepney, j, j, jeepney. Jackstones, jackstones, j, j, jackstones. Jam. Jam, j, j, jam.
Halika, magbilang tayo hanggang 17. Sabayan mo ako, ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Labing anim. Labing pito. Ngayon, ikaw naman ang magbibilang mula isa hanggang 17. Handa ka na ba? Bilangin natin ang unang set ng jellyfish. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ang unang set ay may sampu. Bilangin naman natin ang pangalawang set ng jellyfish. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito ang palang. Ang pangalawang set ay may pitong jellyfish. Sampu at pito. Pag ito ay pinagsama, 17. Ang unang set ay may 10 garapon ng jam. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampu sa unang set. Sa pangalawang set ay may pito. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Sampu at pito. Pag pinagsama, ito ay 17. Para sa mga gawain sa araw na ito, gumuhit ng masayang mukha sa kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng maingat na pagsunod sa ligtas na tuntunin sa loob ng tahanan. Lagyan naman ng malungkot na mukha kung hindi. Wow!
I-connect ang larawan sa kaliwa ayon sa susunod na mangyayari sa larawan na nasa kanan. Suriin ang larawan. Lagyan ng X ang bagay na hindi ligtas hawakan o gamitin ng walang gabay ng magulang. Bilanging mabuti ang lahat ng mga ito. Isulat mo sa bilog ang kabuoang bilang. Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng ligtas at diligtas na pangyayari sa loob ng tahanan. Idikit sa hanay A ang ligtas at hanay B naman ang hindi. Ikahon ang mga larawan ng mga bagay na hindi dapat paglaruan sa loob ng tahanan. Bakatin ang pangalan ng bawat bagay na hindi dapat laruin at kulayan ang mga ito. Bigkasin ang pangalan ng mga larawan. Kulayan ang mga ito. Bilugan ang letrang J. Kulayan ng kulay lila o violet ang 17 jellyfish at ang bilang 17. Bakatin at gayahin ang bilang 17. Kulayan ang mga palito ng posporo. At sayawin ang kanta patungkol sa ligtas at tuntunin sa loob ng tahanan. Isisend ito ng iyong guro. Binabati kita. Natapos mo na ang module para sa araw na ito. Bukas ulit! Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon.